nako, eto na mga kapatid. Mula pala noong November 21, 2021, ipinatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapadala ng household workers sa Saudi dahil nga sa pang-aabuso at hindi pagbibigay ng tamang sahod sa ating overseas Filipino workers. At simula nga sa November 7, ha, ngayong taon, muli na itong bubuksan matapos magsagawa ng pag-uusap ang gobyerno ng Pilipinas at Saudi Arabia sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers. So alamin na po natin ang magiging pagbabago sa kontrata ng mga Pilipinong pupunta sa Saudi Arabia. So para po isa-isahin ang usapin na ito, makakasama po natin, nasa linya po ngayon ng ating telepono si Undersecretary Hans Kakdak ng Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po, tagapakinig, tagapanood. Yusek, naninibago kami ha, kasi 'di ba usually ano, OWA admin. Oh. Ngayon ibang okay role na naman, pero nasa OFW pa rin. Yes, that's right. Okay. Yusek, sige nga po, pakipaliwanag. Ano po ba ang nag-udyok? Bakit finally after 1 year, ano, kasi 2021 eh. O after 1 year, eh finally na-convince na tayo na, o sige, pwede na tayong magpadala ng OFW ulit sa Saudi. Opo, eh kasi po itong pagdalaw ni Secretary Toots Oble ng Department of Migrant Workers na bunsod ng pahayag at direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na kausapin ang pamahalaan ng Saudi Arabia para isaayos yung karagdagan, mapaigting yung proteksyon sa mga OFWs natin doon at sabay nito yung pagkakaroon ng kasunduan. Ano? Kaya nagkaroon ng joint statement ang dalawang ministro, si Secretary Toots, saka yung kanyang counterpart na minister, si Ahmed Al-Raji, Minister ng Labor ng Saudi, patungo sa pagpapaigting ng proteksyon. So kasama na dito yung pagsasaayos ng standard employment contract para sa mga OFWs, pagpapalawig ng insurance in case hindi sila makatanggap ng sahod, may sasalong insurance, pagkakaroon ng wage protection na tinatawag, sisiguraduhin ang sweldo ay electronic at isalagay sa bangko para kitang-kita, walang bawas at buo-buo. And then yung pagkakaroon ng pre-termination clause, yung pagkakataon sa isang OFW na kapag dinalabag yung kanyang karapatan sa ayon sa kontrata ay pwede siyang kumatraso. Itong mga bagay na ito, isasaayos isang technical working group discussion at dahil dito ang naging kasunduan ay magkakaroon ng resumption ng deployment as of November 7. Pero sir, meron tayong minimum wage ano, na dapat matanggap din ng ating mga workers. Magkano nga po uli yun, sir? Yes, magkakaroon ng merong minimum wage at meron tayong use at least sa kasambahay merong $400 minimum wage. Eh. Mm-hmm. At ito ay kailangan naman ding galangin at para hindi magkaroon ng tuluyang paglabag nito, ayun nga, rerepasuhin yung standard contract at pag-uusap ang both sides. Ang iba pag napagkasunduan yung blacklisting at whitelisting ng mga recruitment agencies magkabilaan. Magkakaalaman kung sino ang mga blacklisted na mga recruitment agencies dito sa Pilipinas, malalaman din natin mula doon sa Saudi. At yung tinatawag na whitelisting naman para doon sa mga kumbaga mga uliran na mga recruitment agencies. So, ito ang mga ilan sa mga napagkasunduan na pagpapaigting ng protection at ayunin nito na magkaroon pa ng patuloy na tinatawag na shared responsibility between both sides. Isang mapakaganda rito sa nangyari sa biyahe ni Sec. Toots ay nabuksan ang daan, ang pinto tungo sa pagkakaroon pa ng ugnayan, shared responsibility, maintindihan ng both sides na meron tayong katungkulan para proteksyonan ang ating mga OFW. Mm-mm. And this time, sir, bibigyan na rin sila ng bakasyon. Kumbaga may certain period para makapagbakasyon itong ating mga OFW, especially yung mga domestic workers. Tama po ba? Yes, that's right. Merong kasama na dyan yung pagbibigay ng bakasyon sa kanila.
At yan ang isa sa mga pag-aaralan. At in fact, ang isang napapag-usapan ay siguraduhin na kada isang taon ay makauwi yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kapag ganun ba, sir, parang regular employee rin sila, paid vacation? Hindi. Yes, yes. Ganun ang lalabas na. Ah, okay yun. Tapos yung pamasahin nila pabalik dito sa Pilipinas tsaka pabalik sa Saudi, sagot din ng employer. Yes, yes. That's right. That's right. Oh. Lalabas na vacation leave siya o pagkakataon na umuwi, nasasagutin ng employer. Mm-hmm. Yung $400 po na sinasabi nyo na magiging parang minimum wage na nung ating mga OFWs dyan sa Saudi, before po ito, magkano ba usually yung sinasahod nila bago po itong minimum wage ngayon? Actually, yung minimum wage, medyo matagal na rin yan since 2006. Kaya't ang dalawang kailangan tignan dyan. Una, yung pagpapatupad ng minimum wage. At pangalawa, baka kailangan din repasuhin in case kailangan tignan kung maparin pa itong current minimum wage. Mm-hmm. Ito pong current minimum wage na aprobado na yung $400, may kasunduan din po ba doon kung yearly may pagtataas na magaganap po doon sa sweldo? Yes, yes. May yung sa increase ay merong kasunduan na nagtalaga ng May 2013 agreement ay talaga ng $400 para sa mga OFW kasambahay. Pero yun nga, hindi pa ito na-adjust since that time. So baka isa ito, baka lang. Kasi may technical working group na bubuin. Wala doon sa joint statement. So baka isa lang ito sa mga pag-uusapan. Tapos sir, ngayon po kasi, isa din sa mga kasama dito sa kasunduan, electronic na yung magiging sahod nga nitong ating mga OFWs. So bago pa sila umalis papunta ng Saudi, o obligahin yung mga OFWs din na mag-open na ng mga bank account para namomonitor kung talagang pumapasok po yung sweldo, namomonitor ng POEA, ganun po ba ang gagawin? Yes, yes, yes. Mm-hmm. Ito yung wage protection na tinatawag na kitang-kita mo na kung saan pumapasok yung sweldo at saan ide-deposito yung pera para makikita buong-buo at makikita kung binawasan, di ba? May pruweba kasi ide-deposito sa banko. Since sa pag-uusapan na po natin yung sweldo, isa rin sa mga rason kung bakit po ipinatigil ng Pangulong Rodrigo Duterte itong pagpapadala ng mga OFWs doon sa Saudi, dahil hindi nga tama yung pagbabayad sa kanila before, may mga hindi nababayaran ng ayos. Nabayaran na po ba sila bago po pumayag sa kasunduan ulit na magpadala po tayo ng OFW sa Saudi? Bayad na po ba yung mga utang sa OFWs natin? Ay hindi pa kasi merong mga patuloy na pagbabayad na sinasagawa but hindi pa kumpleto no yung pabayaran sa kanila pero nung tinanong si Sec. Toots dito nung isang araw nung nag-press con siya nung isang gabi ay sabi niya merong mga napag-usapan na sa tingin ko ay magkakaroon din ng paliwanag kung ano yung napag-usapan doon. Pero sinabi niya muna na hindi niya muna maihahayag. Siguro iuulat pa niya siguro kay Pangulo. Kaya hindi pa muna maihahayag. Mm-hmm. Sir, ngayon po kasi ang proseso, di ba? Pagka po nagkakaproblema yung OFW natin, hindi pa siya makauwi. Sa polo office muna sila naninirahan pansamantala bago sila dalhin pa uwi dito sa Pilipinas. Na usually yata ang nagiging problem, yung ibang mga kababayan natin doon, medyo natatagalan yung stay sa polo office or kung saan man po sila nagsistay bago makauwi ng Pilipinas, bago nga po tuluyang maiparating dito sa bansa. Ngayon po ba nagawa na rin ang paraan kung paano mas mapapabilis mapauwi yung mga Pilipino na nagkaproblema sa Saudi or magkakaproblema sa Saudi na gugustuhin ng makabalik ng bansa? Yes, yes. Isa yan sa napag-usapan at definitely nasa pag-uusap yan. Sa mga susunod na linggo, leading up to November, yung technical working group ay pag-uusapan yung pagpapaigting yung pagkakaroon ng pagpapadali sa mga gustong umuwi, lalo na yung mga inapi doon, di ba? Dapat hindi na patagalin at magkaroon na ng lunas yung matagal na hinihintay yung tinatawag na exit visa para magkaroon na ng sapat na repatriation, safe and efficient, expeditious repatriation ng mga OFW sa Saudi.
Yusek, sa ngayon po, ilang pang mga Pilipino po ang nasa embassy ngayon or nasa Polo Office ang hindi pa nakakabalik ng bansa? At sa kanila pong mga nakastay doon, meron po yung taon na po ba ang inilalagak doon bago po makabalik dito? Kasi ang inside reports na nakukuha natin, meron pa rin talaga na umaabot yata ng 6 na buwan, yung iba more than that pa bago makabalik ng Pilipinas. Ano po yung nagiging rason bakit umaabot ng ganung katagal bago po sila mapauwi? Oo, ang isang malaking rason nga yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag na exit visa. Merong sponsorship or kapala system kasi doon kung saan kailangan muna magpaalam doon sa sponsor bago umuwi. At ito ang isang napakalaking hadlang bago sila makauwi kaya tumatagal. Lalo na kung hindi maganda yung paghihiwalay. Halimbawa, merong sumbong reklamo, hindi naman siya sinaktan pero may sumbong reklamo yung ating kababayan tungkol sa sitwasyon, kalagayan niya sa loob ng bahay ng kanyang employer. Pero pag dahil dito, siya ay umalis, lumisan doon sa bahay at hindi magandang pagkakanoan. Pag umalis yun, pinahihirapan sa exit visa at hindi karapat-dapat siyempre na pahirapan. Kasi ang isang taong gustong umuwi sa kanyang bayan at ayaw na magtrabaho doon sa lugar na kanyang kinalalagyan ay dapat pauwiin. Walang sapilitang pagtatrabaho. So, yun nagiging problema, tumatagal. So, dapat magbago yun. Dapat resectun sople, dapat bigyan ng sa kanyang palagay ay dapat bigyan ng daan yung mga gusto nang umuwi, lalo na yung mga hindi nakaranas ng maganda sa Saudi. So aayon ang Saudi side sa usapin tungkol dito para magbigay daan. And in fact, bilang patunay, merong isang daang workers na kasabay si Sec Toots kagabi sa kanyang pag-uwi mula sa Jeddah. So naging matagumpay ang biyahe, naging matagumpay ang pakikipag-usap para makauwi ang 100 OFW. So ito ang mga simula ng mga lalong pagpapaigting ng protection at sa kanila. Yusek, look back lang tayo ha. Gaano po ba kadami yung mga Pilipino o kaso ng mga Pinoy sa Saudi Arabia na nagkaroon ng problema o yung mga naabuso kaya tayo humantong doon sa for a period nagkaroon tayo ng pagpigil o deployment ban? Well, sabihin na natin sa mga shelters natin at any given moment sa 3 lugar sa Saudi, may higit kumulang na 500 na OFW na kailangan tulungan na gustong umuwi. So ito yung mga bibigyan ng kailangan, yung kinikwento mo kanina na kailangan bigyan ng exit visa para sila yung makauwi. So at the very least, no, merong at any given time 500 na kailangan tulungan makauwi. At ano po yung kadalasan ng mga kaso nitong mga nitong 500 OFWs na hindi pa nakaka-uwi for now? Kadalasan yung sinasabi nga nila, yung kinikwento ko kanina, na meron nagkaroon ng problema sa kanilang kalagayan sa trabaho. Yung mga malalalang kaso ay sinaktan sila at kailangan na nilang yung pagsampa ng kaso doon at pangalawa yung pagkakaroon ng exit visa nga yung nabanggit ko kanina. Opo. Sir, sorry. Balikan ko lang yung nabanggit ninyong kafala system. Na-abolish na ba to? Di ba parang matagal na itong pinapanawagan para i-abolish or something? Tama ba? Hindi. Kasi ang kafala system kasi ay bahagi ng kultura nila. No? So, sa kanilang palagay, merong kabutihan at merong kasamaan na dinudulot ito. Pero tayo naman, ang sinasabi natin, kung nahirapan silang bitawan itong bahagi ng kanilang kultura ay at the very least, yung kasamaan na dinudulot nito ay kailangan bigyan ng lunas. Yun nga yung kinikwento ko kanina na, yes, na merong exit visa requirement dahil sa kafala system. At dahil sa exit visa requirement, umaabot ng ilang buwan bago makauwi. Kababayan natin payo na magtrabaho doon at dapat hindi napipilit ang trabaho pa doon ay matagal makauwi. So dapat bigyan na lunas yun, bigyan daan yung kanyang pagpapauwi.
So sir, once na naging effective na po itong memorandum of agreement natin on November 7, ano ba to? Mareretro ba to? I mean yung mga existing cases na hindi makauwi dahil walang exit visa o yung mga hindi pinapayagan ng mga amo, baka meron pang mga hawak na passport yung mga employer, di ko alam. Ano ba yan? Nagre-retro ba yun? So ibig sabihin yung mga 500 na yon automatic makakabalik na dito. Ganun ba siya? Yes, we are working on bringing them home. We're working, ano, sabi ko nga, simula na itong 100 na nakauwi kagabi. Opo. Meron pa isa uli nitong darating na linggo, itong weekend. Kaya merong mga steps na towards addressing all these issues and concerns yung mga hindi makauwi. Mm-hmm. Sir, yung sinabi niyo po kanina no na kasama rin po kasi dito sa mga napag-usapan yung papayagan na yung workers natin na tapusin na maaga yung kontrata kung may paglabag ang employer. Pero kung sakaling walang paglabag pero yung Filipina worker ay gusto nang umuwi dahil na homesick, kasama din po ba yun sa pupwedeng mapayagan na tapusin na maaga yung kontrata? Yes, of course. Mm-hmm. Yes, of course. Ang prinsipyo naman diyan, walang dapat tao kahit sa ang parte ng daigdig. Na pwedeng piliting magtrabaho. Tama. Walang mm-hmm. ganon. Mm-hmm. Kasi slavery na yun, di ba? Tama. So, mm-hmm. kahit naman dito sa bansa natin, di ba? Pag ayaw mo na magtrabaho para sa isang employer, walang makakapigil sa'yo. Ngayon, yung batas kasi sinasabi, may obligasyon ng employer at ang recruitment agency, whether Saudi or dito, na i-repatriate sila ng ligtas. So, yun, dapat mapanaig yung tungkulin na yun. Balikan ko lang sir yung tanong ko kanina ha. Doon po sa mga nakastay pa ng mga Pinay sa Saudi ngayon, gaano po katagal yung pinakamatagal na hindi pa nakakauwi? Well, yung nabanggit mo nga kanina, mayroong mga 3 hanggang 6 na buwan. Mm-hmm. Na kasi nga, ang isa pang komplikasyon dito, kapag sila ay may kaso, or sila ay nagsampa ng kaso, ay kailangan litisin muna yung kaso. So, yun ang isang komplikasyon dito. Oo, pero bagamat ganun, pag nakakasuhan ng OFWs ng kaso, ay 2 bagay yan. Hinihimok ang recruitment agency dito at doon sa Saudi na tulungan yung kababayan natin, lalo na kapag walang basihan yung kaso. Tulungan yung kababayan natin na maabswelto o madismiss yung kaso. At syempre, yung role to play ng embahada natin at ng polo at migrant workers office doon under the DMW in terms of helping yung kababayan natin na mawala yung kaso na yun o ba-dismiss yung kaso. So, yun ang mga ilang factors to consider. And of course, yung sinasabi ko kanina, yung matter on the exit visa na kailangan pang bigyan ng pahintulot ng sponsor. Mm-mm. Sir, yung mga inabuso na gustong magkaso na nasa Saudi, ang isa rin yata sa nagiging problema kaya hindi sila makauwi is kailangan kapag nag-file yata po sila ng kaso, they have to stay muna sa Saudi. Hindi po ba posible na ifa-file yung kaso kahit nandito po sila sa Pilipinas? Kaya yung iba, yes, kahit gustong-gustong magreklamo or mag-file po ng case, pinipili na lang na wag na kasi gusto na nilang makauwi na lang. Yes, pwede naman 'yon kasi mm-hmm. pero may mga kaso lang kasi na kailangan ng pagtistigo nila. So, kailangan munang antayin yung proseso na 'yon, pagkalap ng ebidensya, tapos yung pagtistigo nila. Pwede naman 'yon, na pwede siya munang umuwi issue siya ng special power of attorney para may magrepresent sa kanya doon. Yun pong mga nabanggit nyo kanina, sir, na mga unpaid claims po ng higit 1,000 OFWs, I'm not sure kung 1,000 nga po ba yan, or less than that, or more than that. May kasunduan din po ba na dapat by this year, month, na bayaran na itong mga ito, or else ipapatigil namin ulit ang deployment ng mga workers natin dyan? Ayun yung binanggit ko kanina na tinanong si Sextoots dito nung kanyang press conference. At meron lang mga bagay na hindi pa niya mababanggit sa ngayon. Pinag-usapan ito between her and the labor minister ng Saudi, rest assured. At bigyan lang natin siguro ng ilang araw, kulang panahon, at magkakaroon ng paliwanag tungkol dito sa
kung ano mangyayari dito sa money claims ng mga kababayan natin. Yung po bang mga Pinoy ngayon na may existing contract na sa Saudi, babaguhin po ba yung mga kontrata nila, ibabagay dito po sa bagong na pagkasunduan? Yes, yes, that's right. Kung magkakaroon ng adjustment sa standard contract, ay tangay na nito yung mga existing na mga kontrata, lalo na kung magbibigay ito ng proteksyon sa mga OFWs doon. Baka may tanong pa po si Maseo po. Sir, pahabol lang ha. Kay, ano po yung timeline natin dun sa initial list ng black, yung blacklist at saka yung mga whitelist ng mga agency? Kailan natin inaasahan na lalabas yung initial list nila? Oo, magkakaroon ng technical working groups na magdadaan ng mga araw para bigyan ng detalye at implementasyon nito. So ito agaran nito. Nakikita ko dito, hindi magtatagal ng isa o dalawang buwan na within the year ay pwedeng patuparin ito. And as early as now, gaano karami na po yung job orders? Meron ba for Saudi? Sa ngayon ay wala pa kasi nga, di ba, i-resume pa lang yung deployment at hindi muna natin matanggap ng mga job orders or accreditation na mga foreign employers, mga employers doon. Okay. So, sir, paalala na lang dun sa mga kapatid natin. Paano sila magsusumbong kapag yung kanilang mga employer, mukhang nagkakaroon sila ng problema? Or, posible ba na yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas magsumbong, yung magsumbong on their behalf? Opo, opo. Ang ating hotline ay 1-348 at 1-348 at dumulog lang po doon sa hotline na nationwide po ito. Kung meron po mga concerns ay dumulog lang po doon. Sir, last na lang po talaga, pasensya na, alam namin busy kayo. Ito pong mga nurses na nag-open ng trabaho po para sa mga nurses natin dyan sa Germany, even po yung binanggit na mga trabaho din sa Singapore. Saan po ba pwedeng magpunta yung mga kapatid natin? Tumawag, website man yan, or baka opisina na pwede po nilang puntahan para makita yung mga job vacancies at yung mga requirements para po makapag-apply? Doon sa DMW web site, dmw.gov.ph, at syempre yung hotline natin 1-348 na nandiyan dyan pa rin. Dumulog lang po doon sa hotline na yan kung may katanungan kayo. Okay. Sige po. Maraming salamat po for joining us this morning, Undersecretary Hans Kakdak. Huwag kayo madadala, sir, ha, sa uulitin. Opo, opo. Sige po. Thank you, Yusek. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.